Mga paps, andito po ulit tayo sa Mayor's Drive. Nung nakaraang video nga po natin ay ipinakita ko nga po sa inyo yung Calax connector ng River Park, no? Yung nasa harapan po natin mga papi, yung may earthworks dyan, no? At may mga heavy machineries. Dyan na nga po yung road connector niya, no? Papunta ng Calax. Well, kung hindi nyo pa nga po napapanood yun, ilalagay ko na nga lang po yung link, no? Sa description box. So ngayon naman mga paps, ang ating update ay itong kahabaan nga po ng Mayor's Drive. Dito nga po tayo nagsimula sa may Governor Ferrer Drive, no? Para ipakita sa inyo yung latest developments dito nga po sa Mayor's Drive. Well, siguro umpisahan natin dyan sa poste ng ilaw, no? Sa sentro mga paps, naikabit na nga po yan. At nagkakaroon na nga po ng road widening itong kahabaan ng Mayor's Drive mga paps. And before that mga paps, yun, nakakatawa talaga yung connector na yan, no? Lawak niyan mga paps at ang haba niyan. Okay, so ito Mayor's Drive nga mga papi. So yung naabutan nga po nating kalsada dito ay gayto nga lang po siya, no? Parang one by one lane. Pero ang plano talaga dito is 3x3 at meron pang provision for bike and pedestrian lane, no? So sinisimulan na nga po yung pag-expand sa kanya mga paps. Also mga paps, follow nyo nga po kami sa aming Facebook page. Syempre yung sa akin, yung YouTube ko at Facebook na Progreso Pilipinas. Pati na nga rin po yung grupo namin na Metro Cavite and Beyond. Ayan, so kita naman siguro mga paps, no? Sa harapan natin, no? May kalsada nang nagawa sa parting gilid, no? Yung yun nga, yung pag-expand nga po nitong Mayor's Drive ay sinimulan na. Paunahin lang natin yung nasa likod natin at mukhang nagmamadali. Yun, no? At yung palabas po ng Arnaldo Highway, meron pong isang magandang balita doon mga paps. Mamaya makikita nyo rin yun. Bagal-bagal lang tayo mga paps. Tamang 40 lang. Which is normal naman sa mga ganitong kalsada. 40 to 50. At least. O, diba? Dapat na. Lalaparan pa yan mga paps, hindi pa tapos yan. Di ba maalala nyo, nagkaroon ng choke point yan dahil dun sa tulay, no? Yung tulay, syempre, lalaparan din yan mga papi. Syempre, River Park South. Malakawak ng lupain dyan sa kaliwang banda natin. Eh, ito, area na ito. Pwede na nga matapakan itong itong bagong kalsada na ito. Mari, oh. O, di ba? Hindi mga paps, i-correct nyo po ako, parang parang 2x2 lane lang siya, yun sa nakikita ko, kasi merong ginagawang yun, pansin nyo ba mga papi, yun yung sa harapan natin, merong pay square na hollow blocks, mukhang elevated dyan, baka dyan na-start ng sidewalk, no? So maaaring 2x2 lane nga lang po ito. So yan, pakita ko nga po sa inyo, kaliwat kanan, yan, yung malawak na lupain dyan, syempre sa part ng River Park, yung bahagya, no, yung ibang part dyan, which dyan nga rin po dadaan yung kanilang connector sa Calax, yung expressway.
Ganda pa dito, ano, ang hangin. Presko, sariwa. Palibasa ay malawak eh. Dito na yung tatawid dun sa yan, yung tulay na yan mga paps, oh. Dyan. Yan. Definitely mga paps, yung tulay lalapad pa yan syempre. Kasi dapat ito itong alignment natin, diretso yan dun eh. So parang 6x6 nga siguro, no? Or 3x3 lane. Abangan natin yung mga paps. Tapos yung sa kaliwang banda mga papi dyan, oh. Nakita nyo ba yung may backhoe? Yan yung may backhoe dyan, diba? River yan definitely, nasa ilalim natin sa may tulay. Merong ginagawa dyan na river drive eh. Hindi ko lang sure at hindi pa ako makapagbigay ng accurate info sa inyo. Pero may nakalatag na dyan na kalsada eh. So alamin natin yan sa mga susunod mga papi kung anong bang ruta nung river drive dyan. At syempre yung sa ating harapan dyan na nga po yung Cavite Laguna Expressway, no? So ginagawa na nga po yan dyan. At meron na nga rin po tayong coverage about sa Calax. Tatawid po yun, no? Dito sa ibabaw ng Mayor's Drive. Again mga paps, itong Mayor's Drive, no? Naglabas na nga po tayo ng mapa nito kung saan ay karugtong nga po ito dyan sa may San Jose, no? Das Marinas, hanggang palabas na nga po ito ng Tanza Cavite sa may Remulla Drive mga papi. Nag-cover na rin natin ng mga nakaraang vlog natin. So yan mga paps, yung sa kanan, no? Calax. So ibabaw naman po yung Calax dito. Kung sa Governor's Drive ay pailalim ang Calax, dito naman ay sa itaas. Yun. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga papso. Kung mapapansin ninyo, ibabalik lang natin yung camera natin sa kaliwa. Yan. Meron ng poste, no? Na pagkakabitan ng linya ng kuryente. Ang maaari mangyari daw dyan mga papi, dahil nga dyan sa Arnaldo Highway kung saan po lalabas, no? Ni road widen siya pero hindi magamit dahil nga po may mga poste pag nakaharang, diba? So ang sabi po sa akin ay gagawa ng linya dito. Ayan, yung may mga poste na yan, poste na Meralco, para siyang magbigay supply kapalit ng mga nakaharang na poste dyan sa kahabaan ng Arnaldo Highway. So isang magandang balita po yung mga paps, no? At least sa tagal na panahon ay sana nga maalis na yung mga poste nakaharang, no? Yan, hanggang dulo na yan mga paps, no? Syempre yung itong sa kanan natin, yung development nga po ng aking yuhing na si Tito Manny, yung Alegria. Yan, ito Arnaldo Highway na to mga paps. Di ba? Ang dami na ng poste, no? So ito transfer po yung linya dyan. Yun ang sabi mga paps. Again, don't quote me on that yet. Pero yun ang sabi sa atin. Oops! Kita niyo mga paps, oh. Tumbok sa poste, no? Di ba? So ito, kaliwa na tayo sa Arnaldo Highway. Opa, yan.
Yan ang mga papi, yung mga poste na yun sa kaliwa natin. Maaaring hudyat na nga na baka alisin na yung nakahambalang na poste na yan para magamit na maigi yung kalsada, kasi nangyayari, ginagawa lang parking lot eh. So yun po ang alamin natin sa mga susunod na update natin. But now, nakakuha nga po tayo ng magandang info na ganoon nga po ang plano. Hopefully, sana. So yun mga paps, hanggang dito na nga lang po muna yung ating update, no? Para dito nga po sa Mayor's Drive. Sana nga po yung nag-enjoy kayo, no? At ingat po kayo palagi. God bless. Siyempre, alam nyo na.